Hi guys! For today's video is gagawa ako ng money garland which is pwede niyong mapagkakakitaan sa panahong ito na palapit na ang graduation. So please keep on watching! And these are the materials na gagamitin ko sa aking money garland. So first is yung pera na gagamitin ko, which is I used here 1,000 peso bill. Pwede naman kahit anong pera yung gagamitin nyo. So sa akin is yung bagong 1,000 peso bill kasi yun yung request ni customer. So I have here two types of ribbons, red at saka white kasi yun yung request ni customer. Yung white is 1.5 meters and then yung red naman is 5 meters. Anyway, 3 pesos lang per meter yung ribbon. Then I have here double-sided tape na nabili ko sa halagang 25 pesos lang. So mahaba-habang gamitan to. This is a 10 meter double-sided tape. Then I have here plastic. Gagamitin ko tong pambalot sa pera. Ito ay plastic for ice. Ang size nito is 3x16. Nabili ko sa halagang 27 pesos. So this is 100 pieces plastic. So, 5 lang yung gagamitin ko since 10 lang yung perang babalutin ko. So, hahatiin ko lang siya sa dalawa para makatipid. Then, scotch tape at gunting. Lastly, yung printout na gagamitin ko as centerpiece sa money garland. So, nag-customize ako. Tapos, nag-print ako sa photo paper. So, pwede din naman sa bond paper parang ganito at idikit nyo sa cardboard. First thing to do is balutin natin yung pera ng ice bag. Para maprotektahan yung pera naman. So, ginagawa ko is hinahati ko siya. Tapos, ini-scotch tape ko yung edges niya. So, ganito yung magiging hitsura ng peso bill natin pag naibalot na natin sa plastic. So, second thing to do is pagdugtungin natin yung 1,000 peso bill. So, ganito na yung magiging itsura ng pera natin pag naidugtong na. So, next procedure nito is maglalagay ako ng double-sided tape. So, lalagyan ko lang siya ng maliliit lang na double-sided tape. Pagkatapos kong malagyan ng maliliit na double-sided yung gilid ng pera, next ko namang ididikit yung ribbon. So, red yung gagamitin ko dito. So, ganito na yung money garland. Tapos, i-overlap ko siya. Lagyan ko ng double-sided. Para mas dumikit siya. Then lastly, i-assemble ko yung centerpiece ng money garland. So first, ginupit ko lang yung printout. Then nag-cut ako ng 2 meters na red. So ganito lang yung 2 meters. Then white, 2.5 meters. Mas malaki siya sa red. And then hinahati ko sa dalawa yung red. And then fold ko ng ganito para maging petals naman siya sa ng centerpiece. Tapos ini-stapler ko para mas madali lang siyang idikit. So ganito na yung maging hitsura ng parang petals ng centerpiece. Then ipinagdikit ko lang siya gamit yung scotch tape. So, ganito na yung maging hitsura ng centerpiece na may red na petals. Then, lastly, itong white na to, finold ko lang to half. Tapos, nilagay ko sa centerpiece para may accent naman siya. So, tarang! Ganyan yung centerpiece ko. Then, ididikit ko lang siya gamit yung double-sided tape. And then, ito na yung money garland ko, which is customized yung printout sa gitna.
Thank you for watching. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye!